Jesus Christ. Glory and praise to you, Lord Jesus Christ. Cast away from you all the crimes you have committed, says the Lord, and make for yourselves a new heart and a new spirit. Glory and praise to you, Lord Jesus Christ. Glory and praise to you, Lord Jesus Christ. The Lord be with you. And with your spirit. A reading from the Holy Gospel according to Saint Matthew. Glory to you, O Lord. Jesus spoke to the crowds and to his disciples, saying, "The scribes and the Pharisees have taken their seat on the chair of Moses. Therefore, do and observe all things whatsoever they tell you, but do not follow their example. For they preach, but they do not practice. They tie up heavy burdens, hard to carry, and lay them on people's shoulders, but they will not lift a finger to move them. All their works are performed to be seen. They widen their phylacteries and lengthen their tassels. They love places of honor and banquets, seats of honor in synagogues, greetings in marketplaces, and the salutation, Rabbi. As for you, do not be called Rabbi. You have but one teacher, and you are all brothers. Call no one on earth your father. You have but one Father in heaven. Do not be called Master. You have but one Master, the Christ. The greatest among you must be servant. Whoever exalts himself will be humbled, but whoever humbles himself will be exalted." My friends, the Gospel of the Lord. Praise to you, Lord Jesus Christ. Good morning, my dear brothers and sisters. We heard a very straightforward prophet Isaiah talking to the leaders of Sodom and the people of Gomorrah, telling them to wash themselves clean. Wash themselves clean. A little history, or going back to the history. Sodom and Gomorrah are two notorious sinful cities that were destroyed by God. But prior to the destruction, Abraham pleaded for the lives of the righteous people who are living there to be spared from the destruction. Sodom and Gomorrah are two notorious sinful cities. Now, going back to what Prophet Isaiah is pointing out, he is setting straight to them, telling them to wash themselves clean by putting away their misdeeds, ceasing doing evil, and learn to do good. This is what Prophet Isaiah meant by washing themselves clean. Yung pagtalikod sa kasalanan, not an exterior washing or cleansing, hindi panlabas na kalinisan,
but an interior, ang panloob na kalinisan. Prophet Isaiah made a very beautiful image to describe this cleansing. As he said, though your sins be like scarlet, they may become white as snow. Though they may be crimson red, they may become white as wool. Ibig sabihin, yung sins, hinalintulad sa scarlet or crimson red, it means dark red. Kulay dugo. Ibig sabihin, no? Sabi ni Propeta Isaías, madugong kasalanan man ang nagawa, kayang paputiin ng Diyos katulad ng isang niebe. Kung susundin lang at hindi nasusuway sa Diyos, kayang paputiin, kayang gawing malinis ng Diyos ang madugong kasalanan. Imagine, no? Ano kaya yung nagawa ng mga tao sa Sodom and Gomorrah na ganun kadugo, inihalintulad sa kulay ng dugo ang kanilang kasalanan. Ibig sabihin, no? Deadly sins. Madugong kasalanan, no? Imagine what kind of sins that the people of Sodom and Gomorrah committed. But despite that, God can make it as white as snow, white as wool, if they will only turn away from sins and do good. That was the first reading. Kung kalinisan ang kaloob ng kalooban, ang pinupunto ni Propeta Isaías sa unang pagbasa, kabaliktara naman po ito sa nakita ni Jesus sa mga Pariseo at Eskriba sa ating Ebanghelyo. Dahil puro pagpapakitang tao lang ang kanilang ginagawang kabutihan. Sa madaling salita, panlabas na kalinisan ang kanilang hangad. Gusto ng mga Pariseo at Eskriba maging malinis sa harap ng mga tao. That's why they love places of honor at banquets, seats of honor in synagogues to describe their actions. Gusto nila yung maganda ang paningin sa kanila ng mga tao. And like Jesus said, they preach, but they do not practice. Dito po tayo pinag-iingat ni Jesus. Ang maiwan sa kalinisan ng panlabas at pabayaan ang kalinisan ng kalooban. Pero hindi lang po ito nangyayari sa ating mga sarili, kundi kahit yung mga ginagawa po nating kasalanan at kasamaan, ganito din po, ganito din natin kung gawin. Kunwari, maganda, pero sa loob, bulok pala. Mukhang malinis sa labas, pero sa loob, puro kasamaan at karumihan. Hindi po ba ang mga taong nanloloko ganito, pinapakitang maganda at mabuti ang hangarin, pero hindi pala masama ang motibo. Yung asawang nagloloko, sa harap ng kanyang asawa, mukhang mabuti, mukhang maayos, mukhang walang problema, pero sa likod nito, may panloloko. Ang mga sinungaling, di po ba? Pag nagsisinungaling, pinapaniwala natin ang tao na mukhang totoo ang sinasabi natin. Pero, hindi pala. Kasinungalingan pala.
yung mga taong hindi marunong magbayad ng utang, di ba? Sa simula, no, magpapaawa, magmumukhang kaawa-awa, pero at the back of their minds and heads, may balak na hindi na magbayad. This is how devil thinks and works. He will make sins beautiful and appealing, covering the bad with something seemingly beautiful and good. My dear brothers and sisters, mag-ingat po. Mag-ingat po tayo sa ating mga kinikilos at ginagawa. Magagawa nating pagtakpan ang karumihan ng panlabas ng isang kaputian. Pwede tayong magpanggap para walang makaalam ng ating kasamaan. But remember, hindi tayo makapagtatago sa Diyos. Makapagtago man tayo sa tao. Amen.